over times na ang hirap pa rin kahit hanggang ngayon, pero... Hi guys! Welcome back to my channel! Hello! Kumusta kayong lahat? Finally, I'm back after 2 months. Ang tagal ng healing process, pero... Sige, we can do this. For today's video, I'll be giving you tips at kung ano yung mga dapat gawin bago lumabas ng hospital ang inyong loved ones due to COVID-19. But before anything else, don't forget to subscribe to my channel and to click that small bell notification para every time na nag-upload ako, ma-notify ka. So let's start. First is to look for professionals who can do the sanitation ng bahay or ng room na pinagstayan ng isang COVID-positive patient. Do not forget to disclose na ginamit siya ng isang COVID-positive, ha? Mahabag kayo dun sa mga taong maglilinis ng bahay. Yung sa amin, ang na-hire namin is via Facebook lang. Ang name nila is The Cleaning Squad. I'll be putting their link down below. Ang pinagawa namin dito sa bahay is UV, fogging, deep cleaning ng mga kama, ng sofa, ng carpet, etc. And also, pinasuyo namin tanggalin yung mga curtains as well as to dispose all the pillows na ginamit. Next, lahat ng mga dinispose na item, kailangan namin siyang bilhin. For that one, gumamit kami ng Lazada and Shopee lang para at least yung 2 to 3 days time na pwede pa kami maglinis bago siya dumating. You can also use the facility ni Joyride, ni Lala Move, yung mga pabili service kung hindi nyo feel or masyadong matagal si Lazada or si Shopee. Next, kung ayaw nyo ng Lazada, kung ayaw nyo pa rin ng Shopee, ayaw nyo ng Lala Move, ng Joyride, hanap kayo sa community ng inyong Facebook group kung meron kayong pabili service. Dito kasi sa Angono, we have one and that's 100 pesos. And pwede yon kahit sa ang merchant. Next is buy vitamins na good for 30 days. Ang kinitake naming vitamins ngayon is double dose kami ng fish oil, ng vitamin C plus zinc, pero yung vitamin D namin once a day lang. Lastly, ang pinakamahirap na part is the mind battle and the emotional battle. Kapag pabalik na and was tested negative, don't make them feel discriminated. Hindi nila kailangan yon. So, ang kailangan nila is your support. That there were times na ang hirap pa rin kahit hanggang ngayon. Pero, sinasabi ko sa inyo na don't let the emotions control you or consume you. So, gawin nyo lahat. Nasa sa inyo yan kung paano nyo i-handle yung mga pagsubok. Ako, ang outlet ko is the Korean novelas, PSJ, basta K-dramas, I'm good. And yes, that's it. So kung meron kayong natutunan sa video na ito, don't forget to click the thumbs up button and to share this one. Well, anyway, this has been again Irene Ray and I'll see you on my next video. Bye!